Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. First day of June. Yes, mid-year mga kaibigan. Kalaghatian na po ng 2022. Correct. Ano na po yung mga pangakong magpapayat? Nako! Nasa na po yung mga New Year's resolution na mag-iipon? Nako! Nasa na po yung pangakong kakalimutan mo na siya? Nako! Ang daming parang nasulat lang sa hangin, no? Oo nga. Yung tipong isinulat mo sa dingding. Ganun. Pero yung ding-ding, wala naman wala talaga. Namang ding-ding. Imaginary ding-ding. Correct. Sa true. Diba? Nagsulat, parang ganito, nagsulat ka sa hangin, tapos nakalimutan mo na. Ganun. Dapat palang mag-ipon. Ay, dapat palang magpapayat. Ay, ganun. Alam mo, aga-aga meron nagtanong sa atin. Eh. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2007. June 1 na po, ano na po yung pag-iipon? Target ko talaga this year na makapag-ipon po ako ng 50,000 pesos by December. Ano na po? June 1 na po. Hindi ko pa po naumpisahan yung pag-iipon. Help me naman po, tambalan. Ano po yung maibibigay ninyong tips? Ayan, sa amin ka talaga humingi, no? Oo. Kaming mga walang ipon. Kami nga namang problema, paano babayaran ang mga utang namin? Sa amin ka pa talaga hihingi ng payo. Minsan magtataka ka rin eh, no? Yung mga kunyari, may mga nag-o-offer ng financial services. Halimbawa, advisor. Yan. Financial advisor. Pero ka, malaman-laman mo. Sila din mismo. Alam mo, sorry ha. Diba? Sorry talaga. Sobrang sorry talaga sa pagiging judgmental. Kaya lang, minsan, parang ang... Sorry, alam mo, ako kasi partner, mahalaga sa akin yung image. Alam mo, parang mahalaga sa akin yung... parang integrity yun, partner. Oo, integrity part yun. Integrity. Parang katulad ng, hindi ka pwedeng maging dentista kung ikaw mismo bungi. Diba? Parang paano ako magtitiwala? Sa clinic na ito. Parang ganun. Diba? Hindi yes, ako, yes. Pagkalimbawa, pumunta ako sa isang skincare clinic, tapos makita ko na sa reception pa lang, pimpulin na yung nasa reception. Yes, totoo yun. Diba? Paano ko pa maiisip na magtuloy dyan kung yung mismong empleyado ninyo, hindi nyo kayang pangalagaan? hindi niyo napagaling yung kanya mga pimples. So minsan yung sinasabi mo medyo may point eh, na parang parang bakit sila nagtitiwala sa amin, yun talaga. Oo, yun. parang ganoon, parang bakit nagtitiwala sa amin, wala kami ipon. So yung mga advisor na iba, parang ang hirap paniwalaan ng iba kasi nakita mo mismo na sila parang hindi rin naman sila nag-evolve. Sorry na po, Lord. Sorry pa na. Not to be judgmental, hindi yes, para. Yes. Kaya nga ito ngayon, 'di ba, parang question namin ng magkakapatid dati. Sabi sa akin ng kapatid ko si Eman, may nakakilala ka na ba ate na talagang nung tumanda, yumaman talaga siya ng dahil sa insurance? Dito sa Pilipinas ha, kasi sa ibang bansa, ano yan eh, big thing yung insurance. So parang, yes. So parang talagang ano yun, given, may mga yumaman na talaga, hinihintay, may mga pumapatay ng dahil sa insurance, diba? Mga ganun sa mga pelikulang ano, diba? Hollywood, Keneme, ganun. So ang tanong sa akin ng kapatid ko, meron ba talaga kakilala ka? Sabi ko, alam mo, come to think of it, hindi ko rin talaga sure. Uh-oh. O baka, nandyan lang sila, o kaya, hindi lang nila pinapatay paramdam kasi natatakot mautangan, ganyan. So parang baka mga nibang buhay. Correct, yung mga ganun. So low-key lang sila, mga ganun siguro. Posible. Pero din. Pwede din naman ganun. Pero yung sabihin mo talagang yung actual na kakilala na nag-reap na siya ng mga benefits. Okay, sorry ha, this is not to demean. Hindi to para siraan kasi I'm all for insurance. Sa totoo lang. Yung anak ko na, alam niyo naman po yung kwento ng kanyang pagkakasakit na insurance ang nagbayad nung kanyang hospital bill. So I'm all for it. Kaya lang yun nga yung sinasabi namin ni Porter, parang minsan ang hirap maniwala ko yung mismong advisor, parang alam mong hirap na din. So parang kasi, pero, kasi kaya diba, nga pinaguruyan kang ang bansag
kayo ay financial advisor. Correct. Ibig sabihin, you can manage your finances. Correct. Well. Correct. Parang ganon. Oh, paano mo kami papayuhan? Paano diba? Mo i-manage yung finances ng ibang tao kung sarili mong finances? Oo. Siyempre, marami namang kwento yan, di ba? Of course. Baka din naman, hindi naman sapat yung binabayad na insurance. Hindi namin alam. Baka naman, di ba yung may mga iba na wala silang sweldo, so it's on a per commission basis. So kung wala silang makuha, wala din silang commission. Wala silang makuhang kliyente, wala din commission. Delayed. Parang ganun. Mga ganun. So kaya lang, parang kahit na gustuin man nilang i-manage, wala silang i-manage. Yun din naman, may mga kwentong ganun. So wala lang, parang ganun. Yes, again, please don't get us wrong. Ay, oo naman. Wala, kasi sobra kami maraming pinagkakatiwalaan ng financial advisor. Yes, yung sinasabi lang natin minsan yung ironic yung yung mga instances ng mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Na yung tipong totoo yun, na perfect example yun, pumunta ka ng clinic, kalimbawa, ang services nila, skincare. Tapos makita mo, receptionist pa correct, lang. Correct, diba? Ang itim-itim na ng gilid ng ilong. Oo, ang dumi ng kamay, ang dumi ng kuko. Tapos, parang paano ba? Tapos ang dumi ng sahig nila, kaya diba? Kung hindi nga nila maalagaan yung baluarte nila na correct. Dumi-dumi, mukha mo pa kaya? Tama, diba? Asikasuhin ka pa kaya nila? Maaring maaring nga tama kami, maaring mali din kami. Alam mo naman, lagi naman kami mali-mali, kaya hindi naman rin namin alam kung ba't nagtitiwala kayo sa mga tanong sa amin na parang paano mag-ipon, di ba? Doon talaga nagsimulain. May credibility ba kami magpayo tungkol dyan? Kaya nga, sa true. Diba? May mga, ikaw masasabi mo bang magaling ka mag-ipon or magaling ka mag-handle ng pera? Admittedly, no. Oo, hindi talaga. Sobra ako nga, hindi naman sa impulsive. Iba yung direction, iba yung thinking ko when it comes to handling finances. Anong parang, thinking mo? I don't save. Okay. Tingnan mo, tas amin ka magtatanong paano mag-save. Okay. You don't save. I spend. Wow. Wow, daming pera. You don't save at all? Parang gano'n? Hindi ko... Wala kayong parang 80-20, yung mga gano'n na parang wala. Profit. Ano ba yun? Profit minus savings equals ay, wala. Expenses, hindi ko, hindi mga gano'n. Hindi ko sinusunod gano'n. Yun. Oo, yung parang mag-save ka muna, tapos yung matitira, saka lang yung expenses. Okay, pagsak ako sa finance namin, sa klase namin. Kasi ikaw, hindi mo apply. Hindi ka expert sa subject matter kasi ikaw mismo hindi mo ginagawa. Okay. Correct. So hindi ka nagsisave. I don't save. Pag nagkabuklatan nga tayo ng wallet o kaya magka-withdrawan tayo sa ATM, wala pang 10,000 yung laman ng ATM ko. Okay. Kaya mga namumutang sa akin, ganun? Dininiwala, wala kang pera. Pero ang question ko dito, usually nangyayari din sa mga taong parang hinihintay nila kapag ka, adibawa, kailan na sweldo, ganyan. May mga times naman, partner, na hindi mo alam may pumasok na palang pera. Kapag ka ganun na hindi mo alam na may pumasok na pera, ibig sabihin, marami kang extra. So ini-etchos mo lang ba kami? May pinaglalaanan agad yun. Hindi pa nga dumadating, may nakalaan na eh. Okay, so parang auto-debit na agad. Oo, kaya by the time na mag-check ka, wala na naman. Hindi mo na mararamdaman. Pero isang tip yun, maganda yung auto-debit. May mga banks po na may ganun silang klase ng feature na, di ba, yung quotation, what you don't see with, basta yung pag top, kalimutan ko, English kasi. Hindi, basta something like, tulungan niyo ako doon sa Facebook Live. Yung parang something like, pag hindi mo naman siya nakita, parang hindi ka affected by it. Parang ganun. Basta maganda yung line na yun. What you don't know won't hurt you na lang. Pwede din. Pero merong mas applicable sa pera eh. Parang ganun. So anyways, so merong may mga ganung klaseng features na, kunyari, at a certain time of the month, parang automatic i-debit na, tapos ilalagay sa savings, tapos hindi mo na siya makikita. So kapag nag-check ka na, ito na lang talaga yung natitira. So kumbaga, naihiwalay na yung savings. So that's a way. Pwede yun, partner. Nakita ko yun sa isang app ng isang bank eh. Maganda yun. Pwede pala yun na, kaya magta-transfer ka sa isang certain account or account na at a certain date, tapos hindi mo na alam, parang gano'n, i-automatic niya diba? Na. Yung mga gano'ng camera. Parang they'll do the savings for ang may mga ganyan. Oo, may mga apps na nakakatulong. Magandang magandang paraan ng pag-iipon talaga is yung may taong marunong mag-handle. Kung alam mo sa sarili mo,
di ba may intention ka mag-ipon, pero alam mo sa sarili mo na hindi ka naman magaling maghumawak ng pera. Unang-una, impulsive ka. Pag nakakita ka ng bagay na gusto mo, kahit hindi mo naman kailangan, ay bumibili ka. So ano yun, mga ganun tipo, hanap ka ng tao na katiwa-tiwala na pwedeng mag-alaga ng pera mo. Pwedeng asawa mo, pwedeng pinagkakatiwalaan mong kaibigan, pwedeng financial advisor. Pwedeng nga, yun nga, yung mga apps na mga bank, kasi alam nila yan eh. Correct. Alam nila correct, may mga ganung klase mga features. Yun pwede mong gawin. Agree. Yun, base yan sa mga experience ng ibang tao, hindi namin. Hindi, ako sa akin, based on my experience, marunong naman ako mag-save, pero feeling ko, I can save so much more. Kaya dahil alam ko na pwede pa ako mag-save ng so much more, hindi lang ako yung nag-handle ng finances. So parang, ngayon, ang ginagawa ko na partner, kapag ka merong, halimbawa, mga racket, mga ganun, usually kasi pag racket, parang, it's easy to spend. Alam mo yung parang ganun, parang, or umakit ako, so ano, iinom natin yan, ma-order tayo mamaya, ganun. Pero ang ginagawa na lang namin, talaga ako, super turnover ako lagi kaagad sa asawa ko. Baliktad. And it doesn't it doesn't follow for each family unit. May kanya-kanya kayong paraan, 'di ba? Merong yung misis ang nag-handle ng pera, merong yung mister ang nag-handle ng pera, merong isa lang ang may hawak ng ATM, merong isa lang yung may credit card, yung mga ganern. Totoo 'yun. Oo, tsaka huwag ka mag-credit card kung alam mo wala kang pambayad. Naku, alam mo isa pa naku, yun. Talaga naman, sabi ko sa iyo. Oo, lahat ng sweldo ko doon napupunta. 'Di ba? Bakit doon napupunta? Kasi hindi mo nababayaran yung buong, binabayaran mo lang yung minimum amount yung interest. So yung principal amount nandoon, chi pa rin, chi, diba? Eh lagi mo tatandaan kapag ka nababayaran mo ng buo, tumataas din yung credit limit mo, para mga ganun. Correct. So mga ganung eksena. Basta ako, halimbawa, isang tip ha, huwag ka mag-credit card kung alam mo sa sarili mo na mag-gastador ka, makatikati ng kamay mo, diba? Parang bili ka ng bilhin ng lipstick, hindi mo na maikinaganda. Mga ganun, huwag ka nang mag-credit card. Oh, ang dami-dami mo ng lipstick sa bahay na inaamag, hindi naman nagagamit, na expire lang. Hindi yun, partner, hindi na ako dun sa pag-amag dun sa hindi ka na gumanda. Tapos bili ka pa rin ng bilet. Charot! And then, so kung alam mo talaga na parang ganun, yung mahihirapan ka lang, hindi mo alam kung saan mo kukunin, huwag ka muna mag-credit card. Alam diba? Mo yung mga tao nanonood sa atin sa Facebook ngayon, hindi naman kami naniniwala sa mga sinasabi nyo. Sa mga damitan mo pa lang, di ba? Hindi ko naman sinasabing wala akong ipon. Ikaw tong umamin, partner, wala kang ipon. Sinabi ko na nung lantaran para wala na po nangungutang. Wala pong anda, wala. Yan, wala. The subscriber cannot be rich. Ganun. Although, yung basic na ginagawa ng maraming tao, kung di man manggagaling sa atin, sige, yung galing sa ibang tao. Ang hirap kasing sa amin manggaling. Totoo yun. Siyempre, mga small steps. Again, babalik naman tayo, it's all about knowing yourself. Yes. Diba kailangan alam mo yung sarili? Self-awareness. Yes. Kailangan alam mo yung disiplina mo sa paggastos. Kilala mo yung sarili mo kung papaano ka ba humahawak ng pera. Alamin mo muna yun. Correct. Pangalawa, siyempre, yung sinasabi nila, determining your wants and needs. Ba ang kailangan? Ba ang kemerot lang? Yes. Isulat mo yun. Kailangan, isulat mo, bigas, yan, mga ganun. Hindi masyadong kailangan, kemerut lang. Yan. Kung ano yung kemerut, bahala ka na. Diba? Yung mga ganun, yung mga basic na nababasa natin, napapanood natin. At totoo naman yun, talagang effective din yung mga ways na yun. Pwede mong i-apply. Yun. Yung sinasabi mong 50,000, anong pangalan niya? Si Lisa. Hindi niya sinabi. O sige, Lisa. O Lisa. Nag-invento agad. Lisa, ganyan. O Lisa, 50,000. O wag mong hayaan, Lisa, na lisanin ng 50,000 yung wallet mo. O, diba? Pwede mong gawin. Ang ginagawa ng iba, partner, diba parang paano yung may... Paluwagan ba yun? Paluwagan. Pwede. Pero siguraduhin mo lang na yung nag-handle ng paluwagan, hindi makati ang kamay. Kasi... hindi wala, maraming dahilan sa buhay. Kasi kung yung nag-handle ng paluwagan, ay nako. Yung tipong tao, nuknukan ng dahilan. Hindi. Tsaka yung tipo ng tao maggastador. Nako, mahirap. Mahirap ibigay sa kanya yun kasi baka mamaya, hulog ka ng hulog, di ba? Nahulog na pala sa
Oo. Sa ibang bulsa, yung sa paluwagan mo, yung mga ganun, di ba? Kasi sinasabi namin nuknukan ng dahilan sa buhay. Mm-hmm. Kasi pag kunyari lumapit ka. Nanghingi ka na. Oo, wala. Oh, may ano interest kasi? Na po ba yung sa paluwagan ganyan? Yan, daming dahilan. Oo, inutang kasi ni ganito, napunta sa kanyang interest. Correct, mga ganun. Oo, yun pala nang kikickback na, may yan, mga ganun. Yan, mga ganun. Di ba? Kaya pipiliin mo din yung mga paluwagang mga ganyan. Pero effective yun ha. Kasi yes. Dati nagjo-join na ako dyan sa mga paluwagan na yan na ang goal ko ay makaipon nang hindi ko namamalayan para sa Pasko. Kasi ang Pasko ang pinakamagastos na ano na season para sa akin at para sa karamihan, diba? So, yun, nakakatulong yung additional, kunyari, depende sa hulog mo, o 20 or 30,000 na hindi mo namalayan, may 30,000, edi itong 30,000 na to, ito na yung papang spend ko, pang Noche Buena, pang bili ng regalo, ganun. At inipon mo yun ang hindi mo namamalayan. Pwede, posible. Correct. Maraming mga libro, hindi naman makakapal na libro, marami rin mga videos online na pwede mong panoorin na magbibigay sa inyo ng mga tips kung paano makasave. Yung mga talaga doable, yung sinasabi mong 50,000, achievable yan, feeling ko in a year, kaya mo magawa ng paraan yan. Kung ikaw yung partner na hindi nag-iipon, paano mo gagawin? Paano mo gagawin ite? Madaling isipin, pero yung talaga, minsan mahirap gawin, depende nga sa disiplina mo. Madaling sabihin, ang hirap gawin, ano? Para sa isang taong walang disiplina sa paggastos, di ba, kagaya namin. Di ba? So, yung 50,000, kunya, there are 365 days in a year, and ang target mo is 50,000, so you divide. Ilan yun in a day? Doon na lang tayo diba, sa ano. Achievable yun eh, kaya mo yan. Na iipunin mo, or hindi mo gagastosin in a day. Yes. Diba? So, 50,000 divided by, wag nang ano, 365. 300 na lang. 300 na lang. Para doon may cheat day kami. Oo. So, 166 lang. Oh, 166 diba? A day. Bawasan natin. 50, divided by ano na lang, less than a month. Ano ba yung sinabi natin? 300, no? Oo. At tama na nga pala. Yan. So, 166 pesos a day. Oh, para milk tea ka lang actually, yan Actually, partner, eh. Yan din yung mga ano eh. Yan din yung mga para-paraan ng mga gustong kumuha, kapag kumuha ka ng ano, insurance or ganyan. Iko-computean niya kanya ng ganun eh. Kasi kapag ka-present mo sa kanya kaagad na ganito quarterly yung kailangan mo bayaran. Kapag ka malaki kaagad, ano ka na kaagad nun eh? Oo. Mag-iisip ka na kaagad ng rason, paano ba kami e-exit nito sa usap? Pa na to. Paano ba ako mag-no-know sa kanya? Paano hindi ba titigilan yung pagsasalita? Ganun na kasi malaki agad. As opposed to, computation mo, tama nga si Porter, is a daily. Yes. So para ka lang pong nag-save ng 200 pesos or 160 pesos. 160 pesos a day. That's just a milk tea na hindi mo ginastos. Correct ka. Diba? That's just Yossi na hindi mo binili. Totoo or kung yun. Ano man, yung hindi ka pumasok kasi hindi ka na masahe. Yung mga ganun. Oh, sige, isagad mo na ng 100. Oh. Di ba kung talagang medyo mabigat pa sa iyo yung 160? Oh, 100 times 300 days. Oh, di may 36,000 ka na din. Oh, ganun. Ah, ganun. So kung gusto, may paraan. Yes. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun. Tama. So good luck sa pag-iipon. At naway ma-achieve mo yan. Hindi naman kailangang start of the year eh. Di ba? Of course, syempre, kapag ka new year kasi new leaf, new beginning, ganyan. But every day is a new beginning. So, this is the sign that you are waiting for. It's the 1st of June. Hayaan mo na yung ano, yung nakalipas na mga buwan na hindi ka nakapag-ipon. In-enjoy mo naman. Okay na yon. Wala nang rason para iyakan pa yun. Tapos na eh. Mababalik mo ba yung February 8? Oh. Di ba hindi? Specifically, March 12. Hindi naman, di ba? Yung time na kumain ka ng Samgyup at hindi mo inipon nung April 3. Hindi na, di ba? So, wala na. Correct. Ano magagawa? Rekta na to sa, okay, sige. Ngayong araw na ito, magsa-start na ako. Yung iba naman, ang diskarte nila, partner, di ba? Yung bonus nila, Christmas bonus or kung ano, 30th month. Hindi nila ginagastos yun. Yan. So, isipin mo, parang, yung company mo yung nag-ipon na for you. Pwede din. Di ba? Huwag mong gastosin yun. I-save mo din yun. Save kaya, mo na, rekta na. Oo, yung iba naman, ang mentalidad nila, not to save, but to invest. Magandang mindset din yun. Ayun po, yan na may investing. Katulad ng mga ano yan, partner. Siyempre, san ba yan? San yayaman? No, di ba? Dati nagtry ako mag-invest, nagpaganda ako ng katawan, walang bumenta. Ah, wala. Walang bumili. So dapat ayun na, babalik tayo sa binibenta pala yung katawan. Babalik tayo sa san ka bibenta. Oh.
Diba, saan mo i-invest? Oh, investment, maganda din yun. Oh, instead of saving. Diba? Yung mga iba naman, yung mga iba nagninegosyo, ganun. Yes. Pero ito yung ano, isang nga na pag-isipan talaga namin, hindi lahat cut talaga for business, no? Yes, parang agree, ganun. Agree. Yun yung parang isang, hindi naman namin conclusion mag-asawa. Recently, parang habang kami ay nagmumuni-muni. Baka ano malabas eh. Oh, tama, tama na, buti na lang nasabi mo nagmumuni-muni. Parang isa yun sa mga napag-isipan namin na siguro no, yung pagkakaroon ng sariling negosyo, yung mga ganun. Baka it's not for us. May mga ganun but eh. But you're doing it now. Pero maliliit. Ay, ganun naman talaga, startup. Small scale lang eh, 'di ba? Pero kasi balik kasi galing sa taong mga ilang beses nang na-scam. Shokot match sa mga negosyo na ganun. Ang tip nila para talaga ma-sustain mo yung business, it should be something that you are passionate about. Eh, passionate naman ako sa clothes. O, tapos. Kasi ang sabi passionate nila, naman ako sa ano, passionate naman ako sa mga ano, sa mga anything that's ano, that's related to OOTD. But ayan, it did not necessarily translate agad to lots of money. Ang matagal yun. Tagal eh. Normally, talagang truly partner, no? Patience is a virtue. Totoo, gas-gas na gas-gas yung linya. Pero totoo na patience is a virtue. Napakahirap na ano, na maghintay, 'di ba? Yung mga ganun. Minsan kaburaot talaga. Ilang minsan, years na ba yung ano mo, alin? Yung business mo? Alin ba? Yung ano, monkey business, alin ba? Yung clothing ano mo, business. Ano pa lang naman, saglit pa lang naman. Ano? Hindi alam ko kailan. Hindi alam ko kailan. Gaano kasaglit yung saglit? Alam mo, isang pangarap ko talaga, partner. Pangarap ko lang naman to, katulad ng kahapon, pang anong dinala ko yung anak ko sa Center for Pop, biglang pangarap ko maging singer. At dahil mo gusto gawin talaga kahapon sa Kumu, nagtatawa na kami kasi ito naman gusto maging singer. Hindi. Nung nakaraang buwan, gusto maging life coach. Ang daming pangarap. Gusto ko bukas partner. Bukas cheerleader ka na. Ay, ha? Nako, iba ko, naman. Hindi ko masasabi. Posible talaga yan. Next month, cheerleader na talaga yung gusto ko. Ang gusto ko partner, pag nagkaroon ako ng negosyo, masasabi kong akin yung negosyo yun. Okay. Wala akong kahati. But that's your own. It's not eh. Ay, ganun talaga. I'm just a partner. Ayoko nang may, ayoko mo, ng ano, ayoko nang, gusto ko yung masasabi kong, akin to. Ginawa ko tumula sa sariling kamay. Kita mo, nagsusulsin na, no? Yung akin talaga to, yung ganun. Hindi ko sinasabing ayoko ng partner, ha? Yung, of course, maganda din naman yung may mga ka-partner kasi yes, merong yes. Tagasalo ng ano eh, ng sakit ng ulo, hindi lang ikaw. Yes, yun naman yung kagandahan yan. Nun eh. Diba? May good side yun. Sobrang daming good side. Kaya lang yung mga minsan, pag nag-iisip ka na, ano kaya yung negosyo na parang yung masasabi mong, yung akin to talaga eh, parang, ako yung nahumanap ng supplies, ako yung, di ba yung, ikaw lahat ang bumuo. Ako lahat yung bumuo, yung mga ganun. Kaya lang iniisip ko palang, tinatamad na ako. Iniisip ko palang, tinatamad na ako. So, hindi siya natutuloy. So, yun po yung mga kalaban. Katamaran. Oo, pagmamadali. Disiplina. Pagmamadaling yumaman. Yan yung mga kalaban. Lahat po yan. Diba spending habits mo? Yan. Lahat po yan, meron ako. Oo. Kaya babalik kami dun sa nagtanong. Di ba? Na nag-PM. Hindi kami yung tamang taong tinanungan mo. Oo, hindi kami credible sa bagay na yan. Oo, correct. Sa true. Pero dami mo sinabi. Pero ang dami naming topic tungkol. Ang dami naming eksena tungkol dyan. Nag-OT na. Eksena na. Bye-bye, mga kabisyo. Enjoy the rest of your day. Mamaya alas 9, isa na namang kwento mula sa ating maiwagang buwan na ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento.
Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Chen, 27 years old, at isa sa mga bago ninyong tambalanista. Na-discover ko kayo sa Spotify last year and since then, naging morning routine ko na ang pakikinig sa inyo. Sumulat ako to share my story and para humingi na din ng payo. Way back high school, ang dami kong boyfriends. Sabay-sabay. Minsan tatlo. I was never serious pagdating sa relationships. Nagbago lang nang sagutin ko si CJ matapos akong ligawan ng ilang buwan. Last year na namin sa high school noon. Si CJ yung tipo ng boyfriend na pinapangarap lang ng mga kababaihan. Matangkad, mabango, at gwapo. Maka-Diyos, mabait na anak, masipag, mag-aral, at walang bisyo. Gentleman, napakamaalaga sa akin at sobrang committed sa relationship namin. Lahat ng nasa paligid namin, even our parents, todo support sa relationship namin. Hanggang mag-college, same school pa din kami. Things changed when we started working. Actually, ako lang naman na nagbago. Nanawa ako sa relasyon namin. I then met Ben, katrabaho at 10 years older than I. Sabi ng office mates ko, may crush daw sa akin. Deadma ako at first kasi may ka-live-in at mga anak. But as fate would have it, nagkasama kami sa isang project. Kinailangan namin mag-usap ng madalas. We became friends at nahulog ako sa kanya. Naging kami for 2 months and during those times, madalas may mga ganap sa amin. Nagkaroon tuloy ng excitement at thrill ang dati kong stagnant na love life. Ganitong-ganito kasi yung feeling nung bago kami ni CJ. Sabi ni Ben, nagsasama na lang daw sila ng live-in partner niya para sa mga bata. Ay sus! Yung mga ganitong mga dahilan! Gas-gas na yan! Gas-gas! Sorry, napareact. Yung ang hinhin yung, mo kanina, tas biglang hindi nagalit, mo napigilan. Hindi ko napigilan. Sayang kasi, naman ang yung blusang itim. Oo nga! Sayang naman, nakakalurky. Biglang nawala, biglang, hello! Gas-gas na linya! Biglang nagalit. Sobrang ano kanina, sobra kasi, kipot-kipot ng bibig. Kaya nga wala, lumabas din ang totoo. Kasi yung mga ganitong dahilan, dito ko inis na inis Yung ano, magkasama na lang kami kasi para sa mga bata. Hindi ko na talaga siya mahal, di na kami masaya. Utot mo bayonet! Anyways. Luma na yan. O sige, ipagpatuloy. So sabi ni Ben, nagsasama na lang daw sila ng live-in partner niya para sa mga bata. Iiwan na daw niya, hintayin ko lang. Naniwala naman ako kaya nakipag-break ako kay CJ. I told him, nagsasawa na ako. Hindi pumayag si CJ at nag-umiyak. Takot daw siyang mawala ako sa buhay niya. Ano daw ba ang dapat niyang gawin para hindi ako magsawa? Hindi ako nakasagot sa awa. Since then, mas naging maalaga siya at ma-effort. Niyaya niya ako sa Baguio for a week para makapag-isip. Hindi namin pinansin ang phones namin and we stayed away from social media. Natauhan ako. Narealize ko kung gaano ko kamahal si CJ at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Inamin ko na nagkagusto ko sa iba pero hindi ko sinabi na naging kami at may nangyari sa amin. Habang magkayakap at umiiyak, nag-flashback sa akin yung maraming taon na masaya kami ni CJ. Okay na kami ni CJ pagbalik namin ng Manila. When I checked my phone, ang daming text ni Ben. Hindi na ako nag-reply. Pinupuntahan niya ako at hinaharang, begging me to talk to him pero iniwasan ko.
Hindi ko na siya pinansin pa until he resigned. From then on, wala na akong balita sa kanya. After 3 years, may nag-chat sa akin using a dummy account. I knew it was Ben. Ikakasal na daw sila ng live-in partner niya pero ako pa din daw sa puso niya. Natawa na lang ako. Hindi ko na sinagot. 10 years na kami ni CJ and in a few months magpapakasal na kami. Ang tanong ko tambalan, kailangan ko pa bang idetalye kung anong nangyari sa amin ni Ben kay CJ? Kailangan ko pa bang ipagtapat sa kanya na hindi lang MU ang nakaraan ko kay Ben? Inuusig kasi ako ng konsensya ko tambalan. Maraming salamat sa pagbasa ng letter ko. Ang inyong tambalanista, Chen. Hay nako. Kasi, ayan. Ayan. Oo. Ano? Bakit? Se! Galit. Ano? Ha? Kawe. Tas ngayon, ayan. No, konsensya. Oo. Ano, ano ng ano. Tapos, sige ito. Sige ng sige. Tira. Ganyan. Rupok eh. Tuwad. Ganon. Nakaka-learn kay. Okay. Sinasabi so, natin eh. So, okay. Actually, all's well that ends well na kayo eh. Ni ano eh, ni CJ. Naging okay kayo. And the very good ka dun sa part na ikaw ay nag-let go kay Ben. Kasi mali naman to begin with. To be unfaithful, mali yun. Lalo pa, may sabit naman talaga si Ben. So very good ka dun sa part na yon. Tas very good din si CJ kasi talagang umano siya, parang in-effort niya talaga na to win you back and to make you feel better. Ganon, kaya naging okay kayo. So ngayon, yes. The question is, kailangan pa bang idetalye nitong si Chen, yung mga ganap nila ni Ben before? Ang sa akin ko nagkapatawaran na okay na yon. Feeling ko kilala ka naman ni CJ eh. Mm-mm. Alam ni CJ na imposibleng walang ganap sa inyo. Ni Ben, ganun. Kilala ka niya. Nakita niya yon sa performance mo. Yan. Ano? Diba? Bakit anong mo nakita? Bilang girlfriend. Okay. Diba? Yung nakarinig lang diba? Ako ng word the performance. Iba yung naisip ko. Ano diba? Pa? Ibig sabihin, alam ni Ben, ramdam ni Ben at nakita ni Ben na sanay ka na. Saan diba? Sanay? Na humawak ng relasyon kasi hindi naman first time si Ben eh. Diba? Ano? Hindi ko gets. Paano hindi yun? Kasi diba you mentioned kilala ka ni Ben. So kilala niya yung karakas mo. Kilala niya yung performance ni mo. Ni Ben ba o ni CJ? Bakit litong-lito tayo? Hindi ko gets. Si Ben. Ah, si CJ. Si CJ yung CJ current. Si CJ yung long time. Okay. So kilala ka ni CJ. Oo. Kilala ni CJ yung performance mo. Mm-mm. Diba kasi hindi naman to ano first time. Ano performance ulit? Bilang isang girlfriend. O tapos? Diba? So hindi na siya mag-uusisan na parang detalye mo nga kwento mo sa akin, alam na niya. Oo, kasi kilala ka niya. Yun yung sinasabi ko. Alam niya yung hilat siya ng bituka mo. Yun. Alam niya na kapag ka meron lang humawak ng hintuturo mo, namamasakan. Hintuturo pa lang yon. Water na friend. So feeling ko, feeling ko, bumubula na yung kilikili. Kasi kinikilig, di ba yung mga ganun. Uh-oh. So probably, he knows it eh. Oo, ramdam niya yun. Maybe, probably, hindi niya lang ina-admit to himself. Ayaw niya na lang ding, kakasal na kayo eh. So, ayaw niya na lang ding sigurong alamin pa. Diba? May mga iba na gusto nilang i-torture yung sarili nila with finding out ano ba talaga, what's the real score. But, ikaw din yung nakakilala kay CJ eh. Bakit ka ba inuusig ng konsensya mo? Kasi, sobrang literally, halos, naghugas kamay ka dun sa mga eksena ninyo ni Ben na parang hindi mo kaya na yung, di ba, meron naman talaga ng gap, hindi mo nasabi, gano'n. Pero para sa akin kasi, nagkapatawaran na eh. Nagka-moving on na. Tapos pati si Ben naman, moving forward, na nagkahabul-habul lang naman din siya, pero wala na yun, tapos na yun. So, correct ka. Ako nakikita ko pag sinabi mo yan. Baka hindi patuloy yung kasal, nagbayad na kayo sa catering. Nagpa-reserve na kayo sa correct, church. Correct, nasistress ako para dun sa stylist, na bumili na ng mga gamit.
Tapos ano? Na mga Swarovski correct, sa down mo. Sa truth, oh. 'Di ba? Nasistress ako sa down payment mo dun sa makeup artist, mahal, oh. 'Di ba? Ganun. Ang feeling ko, CJ already knows you. And even if you don't detail, give the full details of what actually happened between you and Ben, mm-mm, may idea naman na siya. Kumbaga yung sa'yo, confirmation na lang. Yes. Na hindi lang yun ang ganun. Pero if it's going to be yung, ano, ikaw naman nakakilala kay CJ eh. Kung mas gusto, of course, mas gusto natin na mag-start sa isang marriage na may full honesty. So, ikaw naman din na nakakilala kay CJ. Sa tingin mo ba yun sa mga karakas ba ni CJ? Kapag kainamin mo ba ang lahat-lahat, iiwan? O talagang totoo, sobrang tindi ng love niya for you na hindi, napatawad na kita? Hindi mo na kailangan sabihin. Actually, may pwede rin namang hindi niya na ipadetalye sa'yo eh. Nag-uumpisa ka pa lang, sasabihin niya na sa'yo, I don't need it, napatawad yes na kita, pwede rin stop naman. Stop it. Tapos gaganon niya yung lips mo. Shhh. Yan. Yeah. Tapos may tutugtog na background yeah, music. Diba? Tinit. Ano ba yung mga makabagong sexy music? Doon pa rin kami sa luma eh. Careless Whisper pa rin. Careless Whisper pa rin kami. Nakaka-lurk. Ano na ba makabagong ano, sexy dance? Yun yung nakikita ko, partner, na ano, na mga susunod na mangyayari. Kapag sinabi mo ang bawat detalye na nangyayari, pumunta kasi kami sa ganito, 3 hours yung kinuha namin yung room. Umorder kami ng pansin. Correct. Tapos ang una namin yung ginawa ay ganito. Yung mga ganon, you are hurting the relationship. Correct. Na-hurt mo na dati, huwag mo nang i-hurt ulit. Yes. Ano na yan eh. Pero ang pwede mong sabihin sa kanya is sabi mo na until now, I'm just still bothered about yung nangyari sa amin ni Ben. So, allow me to tell you that I'm really sorry. Ganon. Ganyan. Yun yung ganon. Sa tingin ko, hindi na yung mga detalye na mga ano yung nangyari kasi tapos na eh. So, kung ay paborito mong ano diba? Correct, yung, diba? Yung paborito kong ano, yung bra na pinapasuot mo yan, sa akin lagi. Diba? Correct, diba? Huwag ganon. Sa tingin mo, nakakatulong ba yung ganong klaseng mga ano, ikakasal na? Yung mga ganong klaseng mga details. Sasaktan mo lang siya. Oo. Sasaktan mo ang relasyon yung dalawa. Pag sobrang may mga ganong klaseng mga detalye kang mga ibibigay, hindi natin sinasabi magsinungaling ka. Kasi naging honest ka naman that you like somebody and may naka-MU ka na somebody. Mm-hmm. Siguro ang pwede mo lang talagang gawin is to ask for forgiveness again. Sabihin mo na, until now, inuusig pa rin ako ng konsensya ko eh. Mm-hmm. Sana napataw bago tayo magsimula ng isang panibagong buhay together before we even have our own kids, ganyan. Sana talaga napatawad mo na ako. Correct. Uulitin namin, alam na ni CJ yung kasalanan mo. Correct. Alam niya na. At kung napatawad ka na niya, diba, hayaan mo na doon, magtuldukan mo na doon, huwag mo nang ungkatin okay pa. Okay na, it's like, may pag-ungkat ka pa. Diba, it's like opening a can of worms. Oo, correct. Diba, okay na sana eh. Bigla ka pang naglabas ng napakaraming bulate. Tama. Eh, takot na takot siya sa bulate. Diri-diri siya doon. Correct. Ayos na yun. Actually, binalik niya na sa bula, sa ano sa can eh. Oo. Tinago niya na doon. Binuksan mo ulit para saan yung pagbubukas mo. Tama, diba? Diba? So, alam niya na yun. Tsaka uulitin naman. Huwag na. Kilala ka na ni CJ. Kahit hindi mo idetalye, alam niya yun. Na may camera kayo. Alam niya yung performance mo. Oo. Kasama si CJ. Kilala si Ben, ka niya, no? Diba? Asus! Siguro sabi ni CJ, wag ako. Don't me. Correct. At ngayong nalaman mo na na napatawad ka na ni CJ, di ba? Pahalagahan mo yon. Yes. Ibig sabihin, huwag ka nang gagawa ulit ng kasalanan. Correct. Kasi sa base sa history mo. Oo. Diba? Pasensya na ha kung judging and basing on your history na tatlo-tatlo ang jowa nung high school. Diba? May pagka, ano diba, ka talaga. Tarupo kang taglay. Oo. Sorry for the term, makati ka girl. Medyo makati ka, girl. Huwag kang masasaktan ha, kasi sa tambalan ka lumapit eh. Kaya tama, at alam mo naman, di ba, nakapag ka sa tambalan, masasabihan ka talaga ng makati. Di ba, naging marupok ka sa napakaraming pagkakataon. So ngayon, di ba, feeling mo, nahanap mo na yung the one, talagang ito yung tao nagpahalaga sa'yo, iningatan ka, pinaramdam sa'yo, nakamahal-mahal kang tao, kahit yes, alam din ni CJ yung nakaraan mo, di ba, pero sa kabila ng lahat yung tinanggap ka niya pa rin. Yes. Pahalagahan mo yun. Mm-mm. Pinatawad ka sa napakaraming kasalanang correct nagawa mo sa kanya. Diba? Diba? Actually, kay CJ, malaking kasalanan yun. Mm-mm.
'di ba? Yung kayo tapos pumunta ka sa iba, nag-kemerot kayong dalawa. Oh, 2 months non-stop. Napakalaking kasalanan noon, ha. Ito pala bago ko makalimutan. Pwede kang makakuha ng excitement pa rin kahit na matagal na kayong in a relationship. Correct. 'Di ba? At lagi mong tatandaan, yung serious relationships, it takes long years talaga. Matatagal, it takes decades, 'di ba? So kailangan i-admit mo, yung tanggapin mo sa sarili mo na isa na lang ang kakimehin mo for the rest of your life. Kasi kung hindi ka handa sa mga ganun, doon ka muna natatakot. Yes, may tendency, diba? Ka na gawin ulit ito. Ay, di naman. Sa iba pang pagkakataon. Grabe siya sa tendency agad, 'di ba? Kapag hindi mo parang in-ensure, yan, or tinanggap na ito na lang yung makakasama ko for the rest of your life. Diba? Kailangan, ano yun, talaga i-absorb mo sa buong pakatao mo, sa lahat ng mga cells mo sa katawan, diba? Isang tao na lang for the rest of my life. Correct. Diba? At hindi yung, may mga times talaga mawawala ang excitement, may mga times talaga mawawala ang init, kasi syempre, ibang init ng ulo, kasi madidiscover ka sa kanya, hindi maganda. It will happen, pero you have to go back kung ba't mo siya mahal. Correct. Babalikan mo yung, sabi mo nga, diba, nung time na nag-iyakan kayo sa Baguio, bumalik yung mga times kung bakit mo siya mahal at yung mga happy moments, always go back doon sa mga moments na yun. Isipin mo yun, no? Huwag ka nang dumobak doon sa kakatihan, karupukan ha, kalandian girl ha. At saka saya, di mo, ang tagal nyo nang nagsasamay, ang tagal nyo nang kayo. Tama. Diba? Tama yun, nung binalikan mo yung panahon na Masaya kayo, yung panahon na kinauhumalingan ng napakaraming babae sa campus si CJ, pero ikaw yung pinili Correct. Niya. Correct. Diba? Tsaka ang daming positive traits. Totoo yan. Yung mga iba kong kakilala mga lalaki, positive lang sila sa sa drugs. Sarap. Yung sa'yo, ang dami. Isang buong stanza only for the positive traits of CJ. Totoo yan. Saan ka pa? Doon tayo minsan nalilurk. Parang ibinigay na nga sa'yo ng bonggam-bongga tas binabaliwala mo pa. Correct. So, binaliwala mo dati, huwag mo nang baliwalain ulit. Yun lang yung sinasabi namin. Pahalagahan mo na. Huwag mo nang pakawalan. Yes. Tsaka itong lagi mong iisipin, ang excitement ng isang relationship ay hindi lang nakukuha sa isang aspeto. At saka sa ibang tao. Ng init ng katawan. Oo. Diba? Maraming ibang paraan para mabigyan ng kulay, ng excitement ang relasyon yung dalawa. Tama. Hindi lamang sa init ng katawan. Tama. Tatandaan mo yun. Kasi dadating ang panahon na sa ihi ka na lang talaga kinikinig. Balahibo na lang ang tumatayo. 'Di ba? Lumang joke pero totoo. Yung dating masel-masel na hinahawakan mo, darating yung panahon na balat na lang siya. Yes! Lalaylay na ang lahat ng ito. So, dapat meron kayong pangahawakan na mas malalim. Tama. Diba? O abangan pa more of this sa ating podcast. Thank you, Chen, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, share mo rin i-send sa aming email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. O di naman kaya, Kabisyo, kung hindi ka masyado nag-i-email, pwede kang mag-send ng story sa aming Facebook account. I-search mo lang sa Facebook Tambalan. Pag nakita mo na yung content, ay puro kwento na mahiwagang burnay. Pasok sa banga. Yun na po yun. So, send us a PM. Okay, correct. Looks? At kung nabitin kayo sa usapan ng Tambalan sa radyo, pwede nyo kaming sundan sa Spotify. Yes! True Lalu, the Tambalan Podcast is a Spotify exclusive. Yes. Maraming salamat sa pagtutok at partner! Total naman parang it's a feel-good first day of the month. Yan. Yes. Mamigay tayo ng papremyo. Bigyan natin ang mga tambalanisa natin ng chance na manalo ng 2,500 pesos! Uy, gusto ko yan. Corrected by, kaya naman Manila, scan mo na! Ito na po yung ating fan scan promo kung saan itatapat mo lang ang camera ng iyong cellphone sa ating QR code that we are flashing on our screen dito sa Facebook Live. In 3, 2, 1, and go. And 3, 2, 1, and go. And 3, 2, 1, and go. And 3, 2, 1, and go. So this is it. We are now flashing our QR code. All you have to do is to scan it using the camera of your cellphone. Tapos, it will lead you to a question. Anong question for today?
Kailan nga ba ipinagdiriwang ang Independence Day ng Pilipinas? Letter A. June 1. Letter B. June 12. Or letter C. Secret. Walang clue. Alright, kapag in-answer mo yan, tatanungin rin ang pangalan mo, saan ka nakatira, anong contact details mo, anong edad mo. Tapos meron ka ng chance ng manalo ng 2,500 pesos. Kaya scan mo na. Now na! O siya mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. We hope that you have a feel good Wednesday ahead. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!